Kahit anong pilit ni Lolong sa kanyang tsaninang ay hindi pa rin talaga napapayag ito na tumira mismo sa loob ng kanilang bahay si Martin. Kaya naman sa tulong ni Karina ay mamamasukon ito sa nyoga ni Mang Abet. At dahil hindi naman makakapayag si Donna na basta lamang mawawala sa kanya ang anak ng pinalaki na si Martin, ay uutusan niya ang kanyang mga tauhan para hanapin ang kinaroroonan nito. Hanggang sa dumating na nga ang isang araw na pinuntahan niya si Martin at nakiusap na bumalik na ito sa mansyon dahil ang buong akala niya umano ay patay na ito. Ngunit iginiit naman ni Martin na papaano pa siya matatanggap ng kanyang itinuring ni ama, lalo pat nalaman na nito na isa siyang atubaw. At simula umano noong sinaktan siya nito ay hindi na siya naniniwala dito. Matapos nga ito ay inutos muli ni Armando na halughugin ang bahay ni Nalolong dahil nga sa hinahanap nila ang mga atubaw na nakatakas sa tinago. Kaya naman agad na pinuntahan ni Lolong sina Karina kasama na sina Celia, Aling Ines at Bella para balaan na kinakailangan na nilang umalis dahil papunta na ang mga tauhan ni Cobb na may mga dalang search warrant at sigurado siyang sila ang pakay ng mga ito. At dahil wala sa katinoan si Aling Ines ay naisipan nitong lumabas ng bahay na sakto namang kasama ni Donna si Kapitana para balikan nga si Martin. Ngunit isang babae ang humarang sa kanilang dinadaanan at ito nga ay si Aling Ines, kung kaya't doon nakumpirma ni Kapitana kay Donna na ang babaeng kanilang muntik ng mabangga ay siyang may dala sa sanggol na Martin. At nang makita nga ni Aling Ines si Kapitana ay muli nitong naalala kung paano nga sa pilitang kinuha sa kanya ang anak ng kanyang kapatid na si Raul na wala ngang iba kundi si Martin.